Magandang gabi, mga mare at pare. Kumusta kayo? Eto nga lang kasi ang aking treat para sa kanya dahil wala nga tayong budget. Ngayong araw nga ay kanilang recognition day at closing party. Ngayon lang kasi naganap ang kanilang recognition day. Papunta na nga kami sa kanilang eskwelahan at naglakad nga lang kami papuntang kanto. Sumakay na nga kami ng jeep papunta sa kanilang eskwelahan. Mga ilang minuto nga lang ay andito na nga kami sa kanilang eskwelahan. Tamang-tama nga lang ang aming pagdating at mag-uumpisa na nga ang kanilang awarding. Eto naman ang mga kaklase ng aking anak kasama ng kanilang mga magulang. Magsasalita na nga ang kanilang guro. Nagpaalam na nga siya sa kanilang mga estudyante at nag-congratulate dahil nga natapos na nila ang pagiging elementarya at mag-uumpisa naman sila sa kanilang pagiging high school. Nang matapos na nga ang awarding ay may mga pagkain nga at kakain muna tayo bago nga tayo umuwi. Maraming salamat sa naging guro ng aking anak sa kanyang elementarya. Pagka-uwi nga namin dito sa bahay ay magluluto nga ako ng mini turon. Babalatan nga muna natin ang saging na saba. Dahil maliliit na turon ang ating gagawin ay hatiin nga natin sa apat ang saging na saba. Kung gusto mo nga ng mas maliit, ay nipisan mo nga lang din ang paghiwa mo sa saging. Depende na nga sa iyo kung gaano mo ito kagusto, kanipis. Sa akin kasi ay apat na piraso nga lang ang paghiwa ko sa saging. Nahiwa-hiwalay ko na nga lang din ang lumpia wrapper at medium size nga ito at hahatiin ko nga ito sa gitna. Nang matapos kong gupitin ang lumpia wrapper ay naglagay nga ako ng asukal sa platito. Isasawsaw ko nga muna ang saging na saba sa asukal bago ko nga ito ibalot. And babalot natin. Paikot lang mo. Iroli natin. Wala, madali. Mag-roll yun ang kulo ng saging. Ito, magluluto na tayo ng mini churon. Ito yung nabalot namin. Maglalagay na tayo ng mantika. Maglalagay na tayo. Maglalagay mo. Mas maganda kapag maraming mantika ang paglulutuan natin sa ating turon. Ating mini churon. Niluto ko nga muna ang kabilang bahagi ng mga kaunting minuto bago ko nga ito baliktarin. At kapag ganito na nga ang kulay ay maglalagay na nga din ako ng asukal. Hindi ko nga masyadong dinamihan ang paglagay ko ng asukal dahil nga nung binalot ko ang saging ay isinausaw ko nga muna ito sa asukal. Babaliktarin ko nga ito para nga matunaw ang asukal na aking inilagay. Asukal na ito. At eto na nga, natunaw na ang asukal na nilagay ko at tumikit na sa turon. Kapag ganito na nga ang itsura, ay mag-aantay na nga lang tayo ng ilang minuto at pwede na ngang hanguin. Napakasarap na nga ang ganitong merienda, pwedeng-pwede pa itong pangnegosyo. Kaya kung natakam kayo sa aking video, ay pwedeng-pwede nyo na nga itong subukan. Eto naman ang pangalawang salang ko ng turon. Luto na ang ating mini turon. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood sa aming video. Bye-bye.